I'm Genelyn Sandaga. So, nagbabalik-loob ako ngayon sa YouTube. I think 4 years na yata nang huli ako ng video. So, babaguhin ko yung content ko from this channel will be a art channel naman. In this video, I'm going to share how to paint skin tone with watercolor. Actually, ang daming nagwa-message ako sa Facebook kung paano ko nung ginagawa yung skin tone. Kaya, sinasagot ko naman sila pero masyadong marami na kaya paulit-ulit na rin. So, I decided to make a video na lang. And also nga pala, before anything else, that I'm not saying that this is the only way or the standard of making a skin tone for watercolor. Ito lang yung way ko kung paano gagawin. So, let's start na. I'm using Shinhan watercolor. I highly suggest to use watercolor paper with 200 or higher GSM to have a better result. Because ordinary paper like bond paper will not hold the water properly and it will wrinkle. Masking tape. I think this is essential to help the paper na maging straight all the way hanggang sa pagtuyo ng watercolor. Or in other words, para maiwasan kumulubot yung paper. Paint brushes. Magpractice muna tayo sa scratch paper bago tayo pumunta sa mismong portrait na gagawin natin. Yung ginagawa ko is color peach na mismo. Tapos sinaluan ko na siya ng water. Kung gusto nyo maging mas light yung color, haluan nyo lang ng water. Hindi ako gumagamit ng color white kasi medyo nagiging opaque siya. Gusto ko lang maging translucent pa rin yung watercolor. Kung wala kayong peach color, pwede nyo paghaluin yung yellow at saka red para makabuo ng peach color. Tapos i-mix nyo lang ng mabuti, haluan nyo lang ng tubig para mas maging light yung color, yung mas malapit sa skin tone na gusto nyo. So usually dito ako nag-i-start, nilalagyan ko muna ng peach color para sa base tone. Tapos yung mga gusto kong white, hindi ko siya masyado nilalagyan ng paint. At saka mag-i-start tayo ng light as you can. Kasi sa watercolor, madali nang naman mag-dark ng color. Pero napaka-hirap balik ng white spot na yun. Ngayon, gumagamit ako ng color brown para sa second skin tone. At saka lagi natin tatandaan na bago tayo magpatong ng another layer, is patuyuin muna natin yung first layer na ginawa natin para hindi maghalo. Tapos, magmimix ako ng color red at ipapatong ko ito ng another layer. After nun is yung shadow na. Sa shadow, is gumagamit ako ng color violet. Dumako na tayo sa mismong portrait. So, ito na yun. Sa una is, nagmix ako ng yellow at saka red para sa peach color for base tone. Excuse me. Mapapansin nyo, dalaw yung gamit kong brush sa pagpipaint. Yung isa kasi, yung medyo mas malaki, is yung... Excuse me talaga. Kung mapapansin ninyo, dalawa yung brush na ginagamit ko. Yung isa is for blend, at saka yung isa is yung pangkapit na ng color. As much as possible, lightly lang sa simula. Tapos sa paggamit ng brush, lightly lang din. Kasi huwag masyadong madiin kasi nahi-hurt yung paper. Yung parang dun siya maglilibag masyado. Kaya lightly lang yung pag-stroke ng brush. Habang pinapatuyo ko yung first layer, nagbe-blend na ako ng color red para sa another layer. For me sa skin tone, sa watercolor is about layering, kaya patong lang ako ng patong ng color. Pero pinapatuyo ko muna yung layer para nga hindi sila maghalo. Para sa third layer, gumamit ako ng color brown para sa darker color. Nilalagay ko to sa mga dark spots like around the eyes, sa shadows. Tsaka gumagamit ako ng tissue para i-wipe onti yung brush na pang-blend ko para hindi siya masyadong matubig. At tsaka tips pala, dapat tamang-tama lang yung water. Tsaka huwag masyadong marami yung water kasi para magkaroon ka ng match control dun sa pag-paint mo. Kasi pag masyadong maraming water is kung saan-saan pumupunta yung water. So yung paint pumupunta kung saan merong tubig. Kaya dahan-dahan lang sa paggamit ng water. Yung tamang-tama lang.
gumagamit ako ng color violet para sa mga shadow. Kasi kung mapapansin nyo, yung skin natin is not totally red or color peachy lang yung color. So yung patong-patong lang yung sa color. So pagkatapos ito, lalagyan ko na siya ng mata, ng bibig, ng hair, at saka ng mga anything like backgrounds and flower. So, medyo warm skin tone siya and naglagay na rin ako ng flowers and some background and hair for complete look na siya. And also for some tips, ipapakita ko sa inyo yung pinaka first portrait na ginawa ko. I think 1 year ago ko na siya nagawa. So, ito yung first portrait na ginawa ko with watercolor. So, hindi siya maganda talaga. Feeling ko nga habang ginagawa ko, yung kakalabas na ng work is malaag na siya. Pero hindi. Siguro yung mga mali ko dito is masyado ko nagmadali. Nagpatong-patong ko ng colors na hindi ko pinapatuyo yung first layer na ginawa ko. Kaya nag-mix siyang ganyan. Gumagamit lang ako ng mga primary colors. Kunyari, pag sa skin, gumagamit lang ng peach. Hindi ako naglagay ng other tones like violet sa mga shadows niya. Tapos, yung katulad niya sa lips, gumamit ako ng parang fully red lang siya, tapos black. Pero at least habang binrowing ko to, nagkaroon ako ng mga do's and don'ts sa using watercolors. Also, my final tip for you guys is paint na kayo ng paint. Huwag kayong titigil. Kasi I think for me, habang nagpipaint kayo, habang nagdodrawing kayo, is may improvement bawat drawing. Kasi nagkakaroon kayo ng kaalaman through experience by drawing it. I think that's it. If you have questions, suggestions, comment down below. And thank you for watching. Bye!